Dalawang bagay ang pwedeng mangyari para sa ating pagtanda. Ito ba yung pagtanda natin na kung saan tayo ay pinag-aagawan ng ating mga anak? O ang pagtanda na pinagtatabuyan tayo ng ating mga anak? Doc Freddy po ng Alfred TV. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang tanong ng ating isang subscriber. Paano daw kami naghahanda para sa aming retirement? Kung gusto niyo malaman, tutok lang sa video na ito. Darating ang araw, tayong lahat ay tatanda rin. At pagdating ng araw na yan, hindi na rin tayo pwede magtrabaho. Kami ni Doc Arlene ay naghahanda rin para sa aming retirement. Ang plano namin ay mag-retire ng mas maaga. 16 years na kaming OFW ni Doc Arlene dito sa Kenya. Pareho kami nag-work sa university. We only started saving and investing aggressively mga 5 years ago. Tayo ay biniyayaan ng 7 anak. So, at least alam nyo na ang hirap ng pagpapalaki at pagpapaaral ng maraming anak. Gayunpaman, sa awa ng Diyos, nakaraos din. 4 sa aming 7 anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho na. Meron pa kami 3 anak na nag-aaral. Right now, they are 18 years old, 12 years old, and 10 years old. By 2022, 20, 14, at saka 12 years old yung mga bata. By that time, nasa second year college, magta third year high school, at saka magpa first year high school. So mayroon pa tayong 3 taon bago tayo magretiro. So mayroon pa tayong 2020, 2021, at saka 2022. Hopefully, by January 2023, nasa Pilipinas na kami. So, paano nga ba kami naghahanda para sa aming early retirement? Maraming bagay, maraming paraan. Una, mayroon kaming retirement fund. Ang tawag namin dyan, Provident Fund. So, monthly 10% ng aming salary ay dinideduct ng employer. At the same time, tinatapatan naman ito ng employer ng 10% din. So, parang lumalabas 20% ng aming salaries ay naka-invest sa isang Provident Fund. At ito ay nag-gain ng interest annual. Pangalawa, very aggressive din kami sa pagsisave. So, mayroon kaming kooperatiba sa aming universities na kung saan nagko-contribute kami ng 20 to 25% ng aming monthly salary. Maliban pa dyan sa 10% na dinideduct ng aming employer para sa Provident Fund. So, sa nakikita nyo, medyo aggressive kami pagdating sa savings. So, yung contribution na yan sa kooperatiba ay nagbibigay ng 8 to 9% interest every year. Maliban pa dyan, mayroong isang saving instrument ang aming kooperatiba na kung saan nagbibigay ng 10.5% interest annually. Ito ay in the form of a fixed deposit. So, ang matatanggap mo dyan less 5% with withholding tax. Mataas. Mataas yan. So, pwede na yung gawing income replacement fund pagdating ng araw. So, for example, kung meron kang 6 million na naka-fixed deposit o naka-time deposit, yan ay magbibigay ng 600,000 interest annually divided by 12. So mayroon tayong 50,000 monthly income replacement fund. O, di ba? So dapat aggressive sa pagsisave at pag-iinvest. Of course, nagagawa lamang yan dahil mayroon tayong multiple sources of income. Bilang OFW, nagko-contribute din tayo religiously sa ating SSS at pag-ibig sa Pilipinas. At of course, maliban pa dyan, nagko-contribute din tayo para sa ating SSS Flexifund
at saka modified pag-ibig too. Pagdating ng araw, maganda yung source of passive income din ito. Yan. Para tayo makapag-retiro, dapat mayroon tayo matutuluyan. Yan. So nakabili kami ng isang farm sa probinsya at ito ay unti-unti na rin namin dinidevelop. So mayroon pa tayong 3 years para i-develop yung farm na ito para pagsapit ng 2023. Productive na yung mga halaman na ating itinanim at saka yung mga prutas ay namumuo na. Yan. Plano natin magkaroon ng pig farm, duck farm, poultry, at saka goat, okay, sa farm na yan. And of course, magtatanim tayo ng maraming dragon fruit sa farm. Isa yan sa pinaghahandaan natin para sa ating retirement. Maliban pa dyan, busy kami sa aming IMG business, International Marketing Group Online Business, na kung saan na nagsishare tayo ng financial education sa ating mga kababayan at the same time nagsishare tayo ng mga financial products. Kami rin mismo ay nag-avail na rin ng mga financial products na yan. So meron na rin kaming healthcare, meron kaming life insurance at saka investment. Yan. So isa pang pinagkakabalahan natin at in preparation for our retirement, ito na nga nakapag-kick off na rin ang ating YouTube channels. Mayroon tayong YouTube channel dalawa. Yan. Alfred TV at saka Freddy's Farm. Kabilang sa ating preparation para sa ating retirement, may mga investments tayo na medyo aggressive. Okay? High risk, high return. So nag-i-invest tayo sa stock market at saka sa mutual fund. So may dalawang paraan para kumita sa stock market. Una, price appreciation at saka dividend. Ganun din sa ating mutual fund. Ang mutual fund na ating binili ay equity fund at nagbibigay rin ito ng dividend. And hopefully pagdating ng ating retirement, maaari pa rin tayo mag part-time teaching. Marahil hindi na para sa pera. Ito ay para manatiling updated tayo sa mga current events, patuloy na magbasa ng mga libro at patuloy na mag-aral at matuto. Kasi sabi natin, teaching is twice learning. At higit sa lahat, para at least makapag-share naman tayo sa younger generation. Marami tayong natutunan, marami tayong na-experience dito sa abroad. Dapat lang na ibahagi natin ito sa mga kabataan. Yan. And lastly, isang bagay na pagkakabalahan natin o namin pag kami ay mag-retiro ay of course ay magsaserve sa simbahan. O nakikita ko na kaming dalawa ni Beko Arlene magsaserve sa simbahan. Ako personally gusto ko mag-share sa mga young couples sa kanilang kung paano mag-prepare para sa kanilang pagpapakasal. Pre-cana seminars. Yun ang gusto naming apostolate ni Doc Arlene pagdating ng araw. So sa mga nagtatanong kung paano kami nag-prepare para sa aming retirement, iyan po ang kasagutan. Kayo din, gusto kong marinig. Comment lang down below. Paano kayo nag-prepare para sa inyong retirement? Dalawang bagay ang pwedeng mangyari para sa ating pagtanda. Ito ba yung pagtanda natin na kung saan tayo ay pinag-aagawan ng ating mga anak? O ang pagtanda na pinagtatabuyan tayo ng ating mga anak? Tayo lang makakasagot niyan. Depende yan kung paano tayo naghahanda sa ating pagre-retiro. Hanggang sa muli po, Doc Freddy para sa Alfred TV. Kung bago ka sa channel na ito, don't forget to subscribe. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. God is good all the time. And all the time, God is good. Be blessed, everyone.